kayang pumasok dyan sa kinaroroonan nyo, ang kapangyarihan ko, tandaan nyo lang. Huwag na huwag kayong lalapit dyan sa pulang bilog. Eh bakit po? Eh di mamamatay kayo ng tuluyan. Imang! Bumalik ka sa dati mong anyo! Sinasabi ko na eh! Buhay ang anak mo, prinsipe mo! Imang! Ang lang! Ito sa inyo! Ginawa ko ba silang iisa? Sino kumuha nung kandila? Malamang, malamang taga dito lang sa simbahan yung kumuha nun. Imang, makakasin! Imang! Imang! Buhay ka nga! Sinasabi ko na buhay ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na nila sasaktan. Nandito ka na sa tabi ko. Paprotektahan kita. Pagtatanggap kita sa lahat ng naapi sa'yo. Imang, mas kawawa kapag nalaman niya ang lahat. Halika na! Bilis na rin. Hindi ko alam, marunong ka pala kumarapin mo. Ang hirap pala nito! Ngayon alam natin, boys, Imang. Alam mo kung anong pwedeng mas mahirap pag nagkataon? Hindi ka na bilis! Sindihan na natin to. Imang! Baka mo. Ano? Ito na nga ba sinasabi ko? Susi ng pagbabago ng anyo ko. Yun ang kailangan natin tuklasin. Para malaman natin kung paano niya binabago ang anyo ko. Maraming salamat, Nanay Cecilia. Hanggang kailan na lang ba tayo magiging ganito? Hanggang kailan din na lang po mababantayin ang kandilang to? Ay, nako! Babantayan ko yan habang buhay! Promise ko sa'yo, ilalagay ko yan sa lugar na talagang hindi makikita ng kahit na sino. Hindi naman yun, Nanay Cecilia. Hanggang kailan na lang ho ba tayo magiging ganito? Nagtatago, naglilihim. Hanggang kailan natin kayang panindigan ito? At saka, hindi ba mas maraming nasasaktan? Mas gumugulo ang mga bagay-bagay, mas nasasaktan at nahihirapan ang mga tao nang dahil lang sa akin. Imang, huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Alam mo, wala ka namang ginawa kundi maging mabait, maging masunuring bata. Imang, huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo, maaayos din itong lahat. Ha? Pangako ko yan. Alam mo, mabuti pa bumalik na tayo sa mansion, malamang hinahanap ka na dun eh. Hoy, Balok! Ano ba yung ginagawa mo? Utang na loob! Huwag ka nga mag-inerte dyan, mas pangit ka pa sa akin! Ano ba magagawa natin para bumalik yung bibig mo, ha? Ang grad ba kukula mo sa may gawa nito sa amin? O pwede ba? Ayusin mo na kami ni si Karma. At nalalang sana ako dito.
mo sabihin? Eh, hindi mo kami kayang ayusin? Habang buhay na kami ganito? Correct! Yan ang gusto niyang sabihin. Paano ito, Prinsipe Bok? Anong gagawin natin? Kailangan, dito lang tayo. Hindi tayo pwedeng umuwi. Walang tao pwede makakita sa ating ganitong itsura natin. Talaga itang gato na itang kapalaran natin, no, Prinsipe Bok? Forever na tayong together, ha? Aray ko! Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Wala yun. Mag-ingat ka lang. Lumalapit na mga kontrabidang gustong malaman ang katotohanan. Opo, pero hindi pa naman ho alam ng tatay ko na ako at si Imang ay iisa lang po. Pero hayaan niyo po, mag-iingat po ako ng doble. At ikaw naman, Cecilia, bantayan mo yung kandila. Itago mo sa lugar na walang makakakita. At baka sa susunod na mangyari yan, hindi na natin kaya iligtas si Imam. Ay nako, Grandmamang, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kandila. O sige, sige na. Itago mo na yung kandila. Ako na ang bahala kay Imam. Pagkatapos, sumunod ka sa akin, ha? Naghihintay na mga kapatid mo. Opo. Gawin niyo po lahat para mailigtas sa mga nanay matri ko. Hindi ko po yata kasi mapapatawad ang sarili ko kung tuluyan sila mawawala. Kayo! Kayong dalawang dahilan! Kayong dalawang dahilan kung bakit napakapakalamera nyo kasi! Kaya kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakaganito, hindi tayo nandito ngayon! Ako! Malagot kayo sa akong dalawa ngayon! Lagot! Ang tapang-tama mo ay mag-isa ka lang, dalawa kami! Eh ikaw nga ito talaga may dahilan kung bakit nandito tayo! Kasalanan mo! At huwag kang magyayabang-yabang, ang dalawa kami kayang-kaya ka namin! At sa pagkakataon ito, sisiguraduhin ko talagang patay ka na! Sa kwarto. Sandali. Gusto sana kitang makausap. Alam mo, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, isa lang ang hiling ko, anak. Nang matagpuan kita. Masayang-masaya ako dahil natupad yon. Hindi mo alam kung gaano mo nakumpleto ang buhay ko, ang pagkatao ko, ang pagiging isang ina ko. Ngayong magkasama na tayo, wala na sigurong dahilan para manatili pa ako dito sa Pilipinas. Anak, isasama at dadalhin na kita sa Amerika. Malo! Papa, wala talaga kayo kadala-dala, ano? Talaga bang hinahamon niyo ako, ha? Hindi ganon, hindi ganon. Walang ganon, Grandma. Walang ganon. Hindi naman kami nang gugulo, eh. Andito kami para mag-negotiate. Negotiate? Wala akong panahon sa inyo, lumayas na kayo
kung ayaw yung isama ko si Malok sa inyo at maging tatlo kayo. Ay! Prinsipe Bok, umalis na tayo kasi baka katotohanin, no? Oh. Ano ka ba? Matulog dyan. Bahala dito. Relax ka lang. O sige. Aalis kami. Kung aayusin mo kami. Pag-iwalayin mo kami. Nuts! Bukang baby kayo. Bukang nag-iisip ko. Talagang ayaw niyo umalas. Pwes! Habang buhay, dito na kayo. Imang. Imang? Ayoko na po pumasa. Ayoko na po masaktan. Sabihin niyo na po sa akin kung kailangan ko pong papaniwalain ang sarili ko na nabuhay po po ang anak ko. Bigyan niyo po ako ng senyales. Kung talaga pong patay na ang anak ko, bigyan niyo po ako ng senyales. Tatanggapin ko po ng luwag sa loob. Parang awa niyo na po. Buhay si Imang! Anak? Anak mo naman yatang nagising. Hindi ako kasi ako nakatulog na mabuti kagabi eh. Bakit? Dahil ba dun sa pinag-usapan natin kagabi? Anak, huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo agad-agad na pupunta ng Amerika. Aayusin ko pang mga papeles mo. Magkakaroon ka pa ng panahon at oras para magpaalam sa mga taong may iwanan mo dito sa Pilipinas, ha? Sana huwag po kayong magagalit sa akin. Pero napag-isip-isip ko kasi na hindi ho ako sasama sa Amerika. Gusto ko po maiwan dito. Kasama ni Tito Lourdes. Anak, anong ibig sabihin? Sinasabi mo sa akin na mas pipiliin mo pa ang kapatid ko kaysa sa akin na sarili mong ina. Ano kung gagawin niyo? O mararamdaman ninyo? Kung sakali man sasabihin ko sa inyo na si Tito Lourdes po ang tunay kong ina. Ganyan? Bakit iniisip mo o sinasabi mo sa akin na si Lourdes ang tunay mong ina? Marami po akong gustong sabihin sa inyo na alam kong mahirap paniwalaan ng kahit sino. Bernadette, kung ayaw mong pumunta ng Amerika,
Sabihin mo lang sa akin, hindi yung kung ano-anong kasinungalingan ng mga sinasabi mo. Ako ang tunay mong ina. Patunay yung balat mo sa likod. Diyos ko. Anak, alam mo, naguguluhan ka lang, ha? Arika, makinig ka sa akin, tignan mo ako mabuti. Naguguluhan ka lang kasi si Lourdes, pinakikitaan ka ng maganda, ng mabuti. Malamang kaya niya ginagawa yun dahil siguro meron na naman silang binabalak na masama. Hindi po totoo yun. Kung mabait ba siya sa akin dahil yan sa sobrang pananabik niya sa anak niya na kuha. At ako, hindi ba ako nananabik sa anak kong nawala? Bernadette, 17 taon. Ni isang minuto sa 17 taon. Wala akong ibang pinangarap kundi ang mahawakan ka, mayakap ka, mapadama sa'yo ang sobrang pagmamahal na ninakaw sa akin ang sarili kong pamilya. Tiniis ko lahat ng sakit, lahat ng dagok sa buhay, anak. Dahil naniniwala ako na isang umaga, babalik ka sa akin. Yan lang ang kinapitan ko buong 17 taon. Diyos ko, yan lang ang bumuhay sa akin, anak. Sa loob ng 17 taon. Siya. Naakap ko siya. Buhay na buhay siya. Saan? Saan mo siya nakita? Paano? Kagabi po, nung natutulog ako, parang may narinig ako na boses na kumakausap sa akin. Parang siya yung nadidinig ko. Pagising ko, nandun siya sa harap ko. Bigla ako po siyang inakap. Si Imang po yun. Hindi po ako nagbibiro. Lorenzo, baka naman nananaginip ka lang. Hindi po ako nananaginip. Sinagising po ako doon. O ano nangyari pagkatapos mo siyang niyakap? May pumalo po sa ulo ko tapos nawalan ako ng malay. So pagising ko po, hindi ko na po siya nakita. Ganun lang? Hindi mo siya nakausap? Hindi po eh. Meron po akong hawak na kandila. Tama yung kandila. Yung kandila na nakita ko sa kwarto ni Sister Cecilia, hawak ko nung gabi. Pagising ko, wala na. Teka, anong kandila yung sinasabi mo? Yung kandila po na mataba, medyo yellow yung kulay, tapos yung may ganto kalaki siya, may mga tao, yung mga tao na parang nakaikot sa kanya. Teka, yung kandila bang sinasabi mo? Ang disenyo niya may mga taong magkakahawak ang kamay? Yun nga po. Alam ko yung kandila sinasabi mo. Alam mo, inuwi ko sa bahay ang kandila niya pero nawala eh. Alam mo, si Imang din ang kumuha nun. Si Imang din? Bakit po kaya kinuha din sa akin ni Imang yung kandila? Bakit po mahalaga sa kanya yun? Ay, yun ang kailangan natin malaman, Lorenzo. Dahil kung totoo sinasabi mo buhay si Imang, pwedeng yan ang kandila niya na magtuturo sa atin kung nasan si Imang. Umalis dito, no? Aayusin mo na kami pag iiwalay niyo na kami. Ah, ito! Galing niya! Ano to? Panlinis!
Anong gagawin namin dito? Maglinis kayo ng buong kaharian. Well, yaman din lang. Ayaw niyong umalis dito. Pinakakain ko naman kayo araw-araw. E di mas mabuting pagtrabahuan niyo ang inyong kinakain. Eh, paano kung ayaw namin? E di walang pagkain. E di maglinis tayo. Gusto mo ano maglinis? Sige, ikaw o ako. Ha, isa nga tayo eh. Pwede ba yun? Sige, sige. Excuse me. Yes, ma'am. May hinahanap po kayo? Oo. Isa ko sa mga waiter ninyo. Sino ho? Si Pablo. Parang namumukaan ko ho kayo. Kayo ho ba yung kasama niya nung terminate ko siya? Oo. Yun nga ho yung ipinunta ko rito. Maikiusap ho sana ako eh. Kailangan na kailangan ho kasi ni Pablo yung trabaho yun. Ipinapangako ko ho, kakausapin ko siya, magbabago ho siya. Ako na ho mismo, gumagarantiya ho sa inyo magbabago siya. Bigyan niyo lang ho siya ng isa pang pagkakataon. At saka, hindi niyo ho ba alam na swerte sa negosyo ang pagtulong sa kapwa? At saka, binibiyayaan ho yung mga nagbubukas ng loob para makatulong ho sa mga nagbabagong buhay. Sige na ho. Kailangan lang ho kasi talaga ni Pablo to para makapagsimula muli. Hi, Father! Sister Cecilia, andito ka na. Bye, Father. Aalis ka na naman. Saan ka pupunta? Halos hindi ka na makita rito sa simbahan, ha? Father, sandali lang po ako. Babalik din ako agad. At saka mahalaga po itong pupuntahan ko, eh. May halaga pa ba sa pagsiservisyo dito sa parokya? Naku, Father, habang inuusisan niyo ako, tumatakbo ang oras. Kailangan ko na po talagang umalis. Hindi. Hindi ka aalis. Kailangan kita rito. Marami kang gagawin dito sa simbahan. Father, payagan niyo na ako para sa pagkabuhay ito ng mga kapatid ko. Pagkabuhay? Bakit? Ano nangyari sa kanila? Naku, Father, mahabang kwento at saka wala na tayong oras. Isa pa, hindi niyo rin naman maiintindihan eh. Alam mo, yan ang hindi ko maiintindihan sa inyong tatlo. Parating yung sinasabing hindi ko kayo maiintindihan. Abay, talagang hindi ko kayo maiintindihan hanggat hindi nyo pinapaliwanag sa akin. Aba, sister, tayo ang magkakakampi rito. Kayo ang kapamilya ko. E minsan tuloy, pakiramdam ko, marami kayong nililihim sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung mapagkakatiwalaan ko kayo o pagkakatiwalaan niyo ako. Kagaya ngayon, nag-uusap tayo eh, tataka. Cecilia? Cecilia! Tao ho? Magandang hapon ho. Magandang hapon din. May kailangan kayo? Si Pablo ho. Bakit? Anong kailangan mo kay Pablo? Gusto ko lang ho sana kasi humingi ng tawad dahil sa pagkatanggal sa kanya sa trabaho niya. Bakit? Sino ka ba? Ako ho si Bernadette. Ito pala si Bernadette. Pati ba naman si Pablo, ginugulo mo ang buhay? Hindi ka na naawa sa pamangkin ko? Alam mo kung gaano siya nagkakandara pa sa'yo? Pinaglalaroan mo pa? Pero, hindi. Umalis ka na. Tigilan mo na si Pablo. Tigilan mo na rin ang panggugulo mo sa pamilya naming lahat. Gusto ko lang ho sana sabihin sa kanya na pwede na ho siyang bumalik sa trabaho niya. Pinakiusapan ko na ho yung manager para bumalik na ho siya bilang waiter. Tapatin mo nga ako. Bakit ka nagpapanggap na anak ni Lucia? Kung anak ka ni Lucia, dapat ako ang iyong ama. Hindi ikaw. Si Veronica ang anak ko. Alam ko po kung gaano to kasakit para sa inyo. At ikinalulungkot ko po na malaman na ako yung dahilan kung bakit ka nalulungkot. Patawarin niyo ho ako. Para saan? Bakit ka humihingi ng tawad? Magpaliwanag ka nga. Sino ka ba talaga? Sabihin mo sa akin ang totoo.
Anong binabalak mo? Sa bagong investors ng Bakan. Meeting? Ay, oo. Oo, sige. Hintayin mo na lang ako. Magbibihis lang ako. Sandali lang. Sige pa. Ay, sandali. Si... Si Martin ba umuwi na? Hindi ko napansin. Sige, sandali lang ako. Sir Diaz, pwede ba tayong mag-usap sandali? Sorry, busy ako eh. May negosyo akong kailangan isikasuhin.